Amen. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. At sa oras na ito, tayo po idarako na po sa pinakamalaking bahagi ng programa ng ating pong mahal na Panginoon sa pag-aaral ng banal salita ng ating dakilang Diyos. Ihanda na po ating mga Biblia at ating mga puso sa pakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. At ibinibigay ko po ang mong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Blood Brother Boy Kaluya. Praise the Lord. Amen. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, Bilal Brother Ramil. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalati ay para po sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nagpapabot po ko ng pagbati sa mga minamahal po natin mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal natin mga kapatiran, mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin mag-isay Bayon Dagat. Maligayang nga pakikinig at panonood po sa inyo at nagpapasalamat po kami sa inyong masugid na pagsubaybay sa ating pong banal na gawain dito po sa dako ng Olongapo City. Pagpalaing po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal material, physical, ligit sa lahat sa spiritual. At nagpapabutin po ko ng dubling pagalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, our beloved pastor. Ganyan din sa beloved children, the whole Almeida family. Magandang gabi po sa inyo at sa aming pag-aalala sa mga di malilimutang aral na ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mami na mahal, tayo po'y manalangin muna. Minsan pa para maunawaan natin ang mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na tigit sa lahat dito. Magkaroon kayo ng pananampalataya sa inyong pakikinig. Tayo po'y manalangin, mami na mahal. Dakil at mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mala Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Idinadalangin po namin na minsan pabigyan mo kami, Mala Panginoon, ng kaalaman at karunungan sa mga salita mo. Langisan mo po yung mga salita, Mala Panginoon. Kayo maglagay ng mga salita mo sa aming bibig, Mala Panginoon. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig. Gamitin mo kami sa gabing ito na maging daluyan ng espiritual na pagpapala. Ipuhin mo po sila, Mala Panginoon. Aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamahal pang ng mga minamahal. Kindly buksan natin ang ating banal na kasulatan. Dito po sa Unang Hari, Kapitulo 3, talatang 5, italo natin ng 9 hanggang 13. Dito po sa aklat ng Unang Hari 3, ang talatay 5, talon ng 9 hanggang 13. Sa 5, sa gabaon ay napakita ang Panginoon kay Salomon sa panaginip sa gabi at sinasabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Talon ng 9 hanggang 13, bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama. Sapagat sino ang makahahatol dito sa iyong malaking bayan? At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon na hiningi ni Salomon ang bagay na ito. At sinabi ng Diyos sa kaniya, sapagat iyong hiningi ang bagay na ito at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay, o hiningi mo man sa iyo ang mga kayamanan, o hiningi mo man ang buhay ng iyong makaaway, kundi hiningi mo sa iyo'y katalinuhan upang makilala, kumilala na kahatulan. Sa 12, narito aking ginawa ayon sa iyong salita, narito aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo o may babangon mang sino man pagkamatay mo. 13, at akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hinihingi, ang kayamanan at gayon din ang karangalan na anupat walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. Amen. Amen. Purin pong ating pinakamamahal pa ng mga minamalang ating paksa ay pamamagatan po nating if you have a need to ask. If you have a need to ask. Kung ikaw ay may kinakailangang hingiin. Alam niyo mga minamahal dito sa ating banalagawain sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade. Napakalapit po namin sa Diyos. Pwede pong makipag-usap sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ha? Pag ikaw ay sumampalataya, nabautismuan, at magsimulang manalangin sa Espiritu at katotohanan ayon sa banal na kasulatan, mga minamahal, mangungusap sa iyo ang mahal na Panginoon.
pwedeng makipag-usap sa iyo ang Diyos, maminamahal, ng tinatawag na man to man o man to God. Ibig sabihin, talagang personal, maminamahal, na pwede mo siyang makausap. Kaya nga ang tanong, kung ikaw ay mahihingiin sa Diyos, kung kausapin ka ng mahal na Panginoon at may hihingiin ka, ano kaya ang hihingiin mo? Dito po sa Banal na Kaslatan, mga minamahal, ay makita nyo sa kasaysayan ni Haring Solomon, sa buhay ni Haring Solomon, mga minamahal, talagang ang kanyang panalangin nung siya po'y kinausap ng ating pinakamamahal na Panginoon, sinabi ng verse 10, ay nakalugod sa ating dakilang Diyos. Ha? Ang sabi ng Banal na Kaslatan, mga minamahal, at ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon na hiningi ni Solomon ang bagay na ito. Ano yung hiningi ni Haring Solomon, mga minamahal? Ha? At kaya, ang tanong sa iyo, kung ikaw ay may kinakailangang hingiin, ano kaya ang hingiin mo sa Diyos? Dito po, mga minamahal, sa Banal na Kaslatan, ang hiningi ni Haring Solomon ay karunungan. Siya po ay humingi ng katalinuhan, ng karunungan, mga minamahal, sapagkat sa atin, mga minamahal, ang higit na pinakamalaga sa buhay ng tao, mga minamahal, kahit wala kang ganong kayamanan. Kahit ikaw po, mga minamahal, ay hindi po mataas ang kalagayan nyo sa buhay, ang inyong pamilya. Pero kung ikaw po ay may karunungan, mga minamahal, ikaw po ay parang nasa iyo na lahat. Parang nasa iyo na lahat. Kaya nga dito po, mga minamahal, sa Banal na Kaslatan, ang panalangin ni Haring Solomon ay nakalugod sa Diyos sapagkat ang hiningi niya ay karunungan. Ang sabi rito sa verse, labasan natin, mga minamahal, sa verse 9, ang sabi rito, bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang umatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makakahatol dito sa iyong malaking bayan. Ang hiningi niya ay katalinuhan, ang karunungan. Kaya nga napakalaga, mga minamahal, na nahingiin natin kung ano yung napakabagay na malulugod lalo sa atin ang ating mahal na Panginoon. At dahil nalugod ang Diyos sa kanyang panalangin, mga minamahal, sa kanyang hiningi, sinabi ng mahal na Panginoon sa kanya sa verse 11, ang sabi rito, at sinabi ng Diyos sa kanya, sapagat iyong hiningi ang bagay na ito at hindi mo hiningi sa iyo ang mabang buhay o hiningi man ang mga kayamanan, at hindi mo hiningi ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo ay karunungan o katalinuhan upang kumilala ng kahatulan. Narito aking ginawa ang ayos sa iyong mga salita, at narito aking bibigyan ka ng isang pantas at matalinong puso na ano pat walang magiging gaya mo na una sa iyo o may babangon man sinuman pagkamatay mo, at akin namang ibibigay sa iyo ang hindi mo hiningi, ang kayamanan, gayon din ang karangalan na ano pat walang magiging gaya mo sa mga hari sa iyong kaarawan, sa iyong mga kaarawan. Tignan niyo, mga minamahal, gaano nakalulugod sa Diyos, mga minamahal, na kapag humingi ka ng karunungan, kahit hindi mo hiningi, mga minamahal, ibibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yes. Sabi nga ng Epeso kapitulo 5 talatang 20, ang sabi rito, ngayon sa makapangyariang gumawa ng lubhang sagana nang higit pa sa ating hiningi o iniisip ayon sa kapangyarihan ng gumagawa sa atin. Ang Diyos, mga minamahal, pag nalugod siya sa atin, sabi ng Biblia, may kapangyarihan siyang gumawa na ibigay ang higit pa sa ating hiningi o higit pa sa ating iniisip. Yan po, mga minamahal, ang katangian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, dito po sa Banal na Kasulatan, bakit po napakalaga ng tinatawag na wisdom? Bakit napakalaga para sa atin ng karunungan? Sinabi ng Banal na Kaslatan, mga minamahal, basahin po natin ang Proverbs 3:13 up to 14, mga minamahal. Basahin natin yan, kindly. At ihanda natin ang Proverbs 8:11. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 3, talata po ay 13 at 14. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamos ng kaunawaan, sapagkat ang kalakal niya ay maigi kaysa kalakal ng pilak at ang pakinabang niyaon kaysa dalisay na ginto. Amen. Proverbs 8:11.
Dito po sa aklat ng mga kawagaan, 8, talata 11. Sapagkat ang karunungan ay maigi kaysa mga ruby at lahat ng mga bagay na mananasa ay hindi maitutulad sa kanya. Amen. Amen. Mga minamahal, gaano kahalaga ang karunungan? Sinabi ng banal ang salatan, mga minamahal ko, mapalad ang tao na nakasusumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Sapagat ang kalakal niya ay maigi kaysa kalakal na pilak at ang pakinabang niya on ay dalisay na ginto. Ibig sabihin, higit pa, mga minamahal, sa kayamanan ng sanlibutan. Sabi ng Proverbs 8, talatang 11, sapagat ang karunungan ay maigi kaysa rubi at lahat ng mga bagay na mananasa ay hindi maitutulad sa kanya. Walang kayang ikumpara sa karunungan, walang kayang ikumpara sa tinatawag na katalinuhan, mga minamahal. Kaya nga, napakalaga ng karunungan, lalo na sa ating mga anak ng Diyos. Dahil sinabi ng Biblia, mga minamahal, O my people, destroy for lack of knowledge. O ang aking bayan ay napahamak ng dahil sa kawalan ng kaalaman, kaalaman ng kawalan ng karunungan. Ang aking bayan, sabi ng Hoseas 4:6, O my people, destroy for lack of knowledge. Ang mga tao ay mapapahamak dahil sa kawalan ng karunungan, kawalan ng kaalaman. Kasi sinabi ng banal ang salatan, maminamal sa Epeso 5:16, ganitong sa panahon ng masama na tayo po, maminamal, ay nasa tinatawag na evil days. Tayo po ay nasa evil days, nasa panahon masama. Dapat, mga minamal, magkaroon na tayo ng wisdom. Magkaroon na tayo ng karunungan sa salita ng Diyos. Sabi na Epeso 5:16-17, basahin po natin. Dito po sa mga taga-Epeso, kapitulo 5, talata po 16-17. Na inyong samantalihin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Yes, lalo na sa panahon ngayon, mga minamahal, na nasa evil days tayo. Sabi ng Biblia, the days of evil. Sabi na tayo'y huwag maging mga mangmang, kundi unawain nyo kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kasi ito ang makapagpapahamak sa atin. Kaya nga sabi na Ecclesiastes 2:13, wisdom is better than folly, just as light is better than darkness. Sabi diyan sa Ecclesiastes 2:13, ang karunungan, maminamahal, ay higit na mabuti kaysa sa kamangmangan. Katulad dito na mas maigi ang liwanag kaysa sa kadiliman. Yan ang nagagawa ng karunungan. Bakit may kaugnayan sa kaligtasan natin, maminamahal, ang karunungan, ang wisdom? Bakit? Kasi mababasa niyo sa Revelation 13. Verse 8, tapos 16 up to 18, mababasa nyo, yung mandadaya, maminamahal, na Antichrist, ay yung mandarayan Antichrist, madadaya niya lahat ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Yung mga taong hindi na isulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya nga kung hindi maisusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, isa ka sa madadaya ng Diablo. At ang paraan ng kanyang pandaraya, maminamahal, ay pandiling lang. Sasamantalayin niya yung ating kamangmangan. Sasamantalayin niya, maminamahal, yung ating pong walang kaalaman sa salita ng Diyos. Sabi rito, mababasa natin Revelation 13:8 at 16-18, maminamahal, sa verse 18, mababasa niyo dito ay may karunungan na ang tinutukoy na Antichrist, maminamahal, ito po ay pangalan ng isang tao at ang kanyang pangalan ay 666. Saan kayo makakakita ng pangalang 666? Hindi po literal na pangalan yan. Ito po ay isang kapangyarihan na nakalagay sa ulo niya, nakalagay sa corona niya. Yung nakalagay na Vicarius Filii Dei. Kung sino yung masusuotan ng koronang ito, ito po ang tinutukoy, maminamal, na Antichrist na nakasulat, maminamal, sa banal ng salatan na ang kanyang pangalan ay 666, 666. Kaya nangangailangan tayo ng karunungan kasi kung mangmang ka, maminamal, sasambahin mo siya. Kung ikaw ay walang alam sa salita ng Diyos, isa ka sa madadaya niya. Nasa Revelation 13, verse 8, talo natin 16 up to 18. Dito po sa aklat ng Revelation 13, ang talata 8, talo na nga 16-18. At ang lahat na nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa kanya.
na ang kani-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatagang sanglibutan sa 16 hanggang 18. At ang lahat maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman kundi siyang mayroong tanda sa mga tuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666. Amen. Kaya nga mga minamahal, dapat na sa mga marurunong, sa mga pantas, mga minamahal, lahat ng mga nangyayari sa paligid natin, may kinalaman po sa magaganap, mga minamahal, sa darating na panahon. Ha? Nakikita niyo yung paligid natin, mga minamahal, na nagkakaroon ng lockdown. Ha? Hindi ka makalabas. Hindi ka makalabas dati. Kapag dati noon, face shield at face mask, hindi ka makalabas. Dati, nagsimula sa quarantine pass. Hindi ka makalabas pag wala kang quarantine pass. Ngayon, mayroon ng quarantine pass. Mga minamahal, pagkatapos nito, hindi ka makalabas pag wala kang face shield and face mask. Hindi ka makapasok sa mga department store, sa mga mall. Ay, hindi ka makasakay ng sasakyan. Hindi ka makalabas ng bahay. Ngayon, mga minamahal, talagang inuunti-unti po tayo. Ngayon sa vaccine naman, darating ang araw, hindi ka makalalabas ng walang vaccine, hindi ka makapasok sa department store. Mayroong mga lugar na nag-i-implement na ng ganyang lugar o ganyang sistema, ganyang implementation. Hindi ka makakain sa mga fast food. Hindi ka makapasok sa mga mall, sa mga department store pag wala kang vaccine. Yan na po, mga minamahal. Kaya nga, sa mga marurunong, sa mga pantas na makikita nyo po na unti-unti na pong nagaganap, ito pong nakasulat dito, mga minamahal. At ang sabi, hindi makakabili, hindi ka makapagbili. Ha? At ang sino mang mayroong tanda, ha? Sa mga tuwid ay pangalan ng hayop at ang bilang ng kanyang pangalan. Ha? Hindi ka makakabili pag wala kang tanda. Nagsimula na yan, mga minamahal, sa vaccine. Darating ang araw, yung sa vaccine, ihahalo na, mga minamahal, yung microchip. Kasi sa ibang bansa, mga minamahal, hindi gaano kinagat ng tao yung microchip. Meron talagang ayaw magpalagay ng microchip. Eh ngayon, mga minamahal, nung meron ng vaccine, nakita na itong Antichrist sa vaccine, naguunahan pa mga tao. Pag magugutom sila, pag ang pinag-usapan yung ayuda, hindi bibigyan ng ayuda, hindi makakabili, at hindi makalabas ng bahay pag wala silang vaccine, mga minamahal, ang mga tao nagsiksikan pa. Pinagbabawal yung tabi-tabi, kailangan may social distancing, pero nung nalaman, mga minamahal, na mayroong vaccine sa lugar na yon, talagang dikit-dikit na yung katawan nila, halos magkapalitan na ng muka, mabigil lang sila ng vaccine. Kaya ito yung talagang pumutok. Ibig sabihin, kinagat ng tao, blockbuster talaga, pila-pila, siksikan, mga minamahal. Kaya nga, dito po, mga minamahal, mangyayari, ihahalo na yan. Ihahalo na yan, mga minamahal, yung vaccine, yung microchip na yan sa vaccine. At sabi, dito'y may karunungan, ha? At may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagat siya ay bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Yes. Walang taong nagtataglay ng ganyang pangalan. Mga minamahal, ang tinutukoy dyan na 666, yung pong nakalagay sa kanyang corona, ibig sabihin, yan ay kapangyarihan ng kadiliman. Kaya nga, kinakailangan natin, mga minamahal, magkaroon ng wisdom. Magkaroon tayo ng karunungan galing sa Diyos. Paano tayo magkakaroon ng wisdom? How to receive wisdom? Basahin po natin James chapter 1, verse 5. And verse 6, mga minamahal, sinabi rito, let him ask. Tayo po ay humingi sa pamagitan ng panalangin. Let him ask by prayer. Basahin natin ito. Dito po sa Santiago, kapitulo 1, talata po ay 5 at 6. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At ito'y ibibigay sa kanya, sa is. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin
at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Amen. Amen. Yes, amen. Mga minamahal, let him ask by prayer. Pwede kang humingi ng wisdom sa Diyos, mga minamahal. Kaya may mga Kristiyano, mga minamahal, na nadaya, na-deceive. Ayaw kasi lang humingi ng wisdom sa Diyos. Bakit? Mga minamahal, may mga mananampalataya na pumapayag na magpalagay ng vaccine kasi wala silang wisdom. Wala silang karunungan buhat sa itaas. Kaya kailangan hingiin mo ito, mga minamahal. Sabi ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat na at hindi nanunumbat at ito'y ibinibigay sa Kanya. Yes. Pero humingi siya na may pananampalataya at hindi nag-aalinlangan. Ang sabi rito, mga minamahal, if thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding. Kapag ikaw ay humingi, mga minamahal, ng karunungan at kaalaman, sabi ay itataas mo ang iyong tinig. And liftest up thy voice for understanding. Kailangang itaas mo ang iyong tinig. Talagang manalangin ka na malakas sa ating mahalap Panginoon. Sabi ng Proverbs 2:3, basahin natin Proverbs. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, 2 ang talataya 3. Oo, kung ikaw ay dadaing at pagbubulay at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa. Amen. Amen. Kapag hihingi pala tayo sa mahalap Panginoon ng tinatawag na wisdom and understanding, sabi rito, thou criest after knowledge. Kailangan dumain ka ng malakas. Yes, sabi, if thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding. Itaas mo yung tinig mo, mga minamahal, magsumamo ka sa mahalap Panginoon, nakahabagan ka, bigyan ka ng wisdom. Umiyak ka sa Diyos. Itaas mo ang iyong tinig. Wag mong basta-basta. Sabi nga ng isang mangangaral, mga minamahal, may mga mananampalataya na matatatakan ng 666 nang hindi nila nalalaman. Kasi ito po yung strategy ng Diablo. May mga mananampalataya na matatatakan ng tatak ng hayop dahil sa kawalan ng kaalaman. Nang hindi sinasadya. At hindi natin pwedeng sabihin sa malapang Panginoon, hindi ko po sinasadya na natatakan ako ng 666. Dapat, mga minamahal, humingi ka ng wisdom. Kaya nga sabi ng Biblia, O my people, destroy for lack of knowledge. Bakit napapansin po natin, mga minamahal, kapag buong mundo, bakit makita nyo, mga minamahal, lahat ng mga nakikita natin sa paligid, yung paglalagay ng face mask, face shield, tapos ngayon ay vaccine, bakit buong mundo? Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa isang bansa, bakit buong mundo? Kasi yan po ang palatandaan na nagaganap na, yung nakasulat sa Revelation 13:16 up to 18. Kasi sabi, madadaya niya ang lahat ng tao sa buong mundo, ang mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kinakailangan nating humingi ng wisdom, mga minamahal ko, mga kapatiran, lalo na sa ibayong dagat, mga kapatiran natin na malayo sa ating beloved pastor, malayo sa mga mangangaral. Humingi kayo ng wisdom, humingi kayo ng karunungan galing sa Diyos. Mga minamahal, kayo ay mga anak ng Diyos. Hindi imposibleng hindi kayo pakinggan ng ating mahal na Panginoon. At kung hindi man kayo, mga minamahal, tugunin, o hindi nyo masigurado na matanggap nyo ang inyong hinihingi, pwede kayong makinig. Sabi nga rito, receive my words and incline thine ear unto wisdom. Pwede kayong makinig, mga minamahal, tanggapin nyo ang kanyang salita. Sabi ng Proverbs chapter 2 verse 1 and 2 and Proverbs 8:33. Magkakaroon ka ng wisdom, mga minamahal, receive my words. Tanggapin mo ang aking mga salita and incline thine ear unto wisdom. Makinig ka ng maigi sa aking mga salita. Kung hindi ka makadirekta ng panalangin sa Diyos, pwede kang makinig ng salita ng mahal na Panginoon. Basahin natin ang Proverbs chapter 2 verse 1 and 2 at Proverbs 8:33. Dito po sa mga kawikaan, kapitulo 2, talata po'y 1 at 2. Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at tataglayin mo ang aking mga utos, nanupat iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan at ihilig mo ang iyong puso sa pag-unawa.
dito po sa Kawikaan 8, talata 33. Makinig kayo ng turo at kayo'y mga pakapantas at huwag ninyong tanggihan. Amen. Amen. Kung tutusin, maminamahal, kahit hindi ka na nga humingi sa malapang, kahit hindi ka na nga manalangin, pakinggan mo lang yung salita niya. Kasi ang salita ng malapang noon, yan na rin ay wisdom galing sa Diyos. Ayan ay karunungan galing sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita, tataglayin mo ang aking mga utos, ano pat iyong ikiling ang iyong mga pakinig sa karunungan at iilig mo ang iyong mga puso sa pagkaunawa. Magkakaroon ka ng pangunawa, magkakaroon ka ng karunungan. Ang sabi ng Biblia, iilig mo ang iyong puso sa pagkaunawa kung ikikiling mo ang iyong pakinig sa mga salita ng Diyos. Sabi ng Proverbs 8:33, mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas at huwag niyong tanggihan. Kaya maraming mga nagiging mangmang sa salita ng Diyos. Pag hindi sang-ayon sa kanilang paniniwala, yun ang papakinggan nilang salita ng Diyos. Ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang mga minamahal na maniwala. Hindi sila naniniwala at ayaw nilang tanggapin kapag hindi pabor sa kanilang mga prinsipyo. Mga minamahal, dapat ang paniwalaan nyo ay ang banal na salita ng Diyos. At ang pangalawang paraan, para tayo po'y makatanggap ng wisdom, sabi, fear God. Fear God. Matakot ka sa mahal ng Panginoon. Sabi rito, basahin po natin ang Proverbs 1:7, mamaya sa Proverbs chapter 13, verse 13 and 14, at talo ng 18. Dito po sa Kawikaan, kapitulo 1, talata po 7. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay mahamak sa karunungan at turo. Amen. Dito po sa aklat ng Kawikaan 13, talata 13 hanggang 14, talo ng 18, 13. Sino mang humamak sa salita ay nagdadala ng kapahamakan sa sarili, ngunit siyang natatakot sa utos ay gagantihin. 14, ang kautusan ng pantas ay bukal ng buhay upang lumayo sa mga silo na kamatayan. Talo ng 18, karalitaan at kahihiyan ang tatamuhin ng nagtatakwil ng saway, ngunit siyang nakikinig ng saway ay magkakapuri. Amen. Amen. Matakot ka sa malapang ng fear God. Ang sabi ng banal na salatang, ang pasimula ng karunungan ay ang takot sa mahal na Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang ibig sabihin na matakot sa mahal na Panginoon, magkaroon ka ng mataas na respeto. Bigyan mo siya ng pinakapipitagang paggalang, maminamahal, sa ating dakilang Diyos. Hindi yung natatakot ka dahil baka parusahan ka, baka bumalik ang sakit mo, hindi. Ang ibig sabihin na matakot sa mahal na Panginoon, magkaroon ka ng pinakapipitagan. Yung malaking mataas na pagrespeto, pagmamahal, ayaw mong masaktan ng kanyang damdamin, ayaw mong masaktan ng kanyang kalooban sapagkat baka hindi malugod ang ating mahal na Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng fear of the Lord. Yes. Matakot ka sa mahal na Panginoon at ang pangatlo, sabi ng banal na salatang, magsikap ka sa pagbabasa. Magsikap ka sa pagtuturo at sa pangangaral. Kailangan mong magbasa ng magbasa. Mga minamahal, huwag kang magbasa ng ibang babasahin. Kasi kung ano ang pinakakain mo sa kaluluwa mo, ito ang bubusog sa iyo. Dapat nakapokus ka sa salita ng Diyos, magbabad ka sa salita ng Diyos. Huwag ka munang magbasa ng dyaryo. Yes. Huwag kang magbasa ng comics. Huwag kang magbasa ng ibang babasahin. Huwag kang magbasa ng Book of Mormons. Huwag kang magbasa, mga minamahal, ng pasugo. Huwag kang magbabasa, mga minamahal, ng mga ibang mga salita. Ibang mga libro na hindi salita ng Diyos, hindi Biblia. Mga minamahal, sabi rito, basahin mo ang salita ng Diyos, magbabad ka. Sabi ng Psalms chapter 1 verse 1 and 2 at Joshua 1:8, magbabad ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Dito po sa mga awit 1, talata po 1 at 2. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manglilibak. 2. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Amen.
magbabad ka sa salita ng Diyos para ma-memorize mo ang mga salita ng Diyos. Magbibigay sa iyo ng karunungan yan. Ha? Ang sabi, mga minamahal, ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng mahal na Panginoon. Ha? At ang kautusan ay binubulay-bulay niya araw at gabi. Ha? Ang sabi rito sa Joshua, 1:8, basahin pa natin. Dito po sa aklat ng Joshua 1, talatayo 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Mga minamahal, hindi ka pababayaan ng ating mahal at Panginoon. Bibigyan kanya ng wisdom. Pag ikaw ay puspos ng karunungan ng salita ng Diyos. Ha? Sabi ng Colossians chapter 3 verse 16, manahanawang sagana sa inyo ang salita ng mahal at Panginoon Kristo. Manahang sagana, hindi sinabing manahan ng kapos. Ha? Sabi, punuin nyo ng salita ng Diyos ang inyong mga puso, ang inyong mga isip. Manahang sagana sa inyo ang salita ng mahal na Panginoong Jesucristo. Eh kung pagsasabay mo pagbabasa ng diaryo, pagbabasa ng mga kung anong ng mga babasahin na hindi naman ayon sa banal na kasulatan, yun ang makakapilyot ng mind mo, ng isip mo, lalaso ng isip mo. Mga minamahal, kaya nga, pag pinagsabay mo yung pagbabasa ng kung ano ng mga babasahin kaysa sa salita ng Diyos, malalaso ng isip mo. Ha? Magkakaroon ka ng ibang kaalaman, hindi patungkol, mga minamahal, sa tinatawag na spiritual wisdom. Yung wisdom from above. Hindi ka magkakaroon ng wisdom from above pag hindi ka nagbabad sa salita ng Diyos. Ha? Pag hindi mo pinagbubulay-bulay, sabi rito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulay-bulayin araw at gabi upang yung masunod na gawin lahat ng mga nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain ang iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kasi magkakaroon ka ng magandang diskarte sa buhay. Magkakaroon ka ng tamang desisyon. Mga minamahal, kahit saan ka man naroon, ha? Kahit saan panig ka ng mundo naroon, kasama mo ang mahal na Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos, ito mismo ay Diyos. Yes. Ha? Sinabi ng Biblia, in the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. Pagpuspos ng salita ng Diyos, ang isip mo, ang puso mo, kasama mo ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa buong bahagi ng buhay mo, sapagkat ang salita ng Diyos mismo, siya po mismo ay Diyos. Siya po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi dito sa Genesis 28 verse 15, hindi kanya iiwan hanggat hindi niya matupad sa iyo ang kanyang mga ipinangako. Sabi ng Genesis 28:15, basta mga minamahal, lumalakad ka sa kanyang banal na salita. Basahin natin Genesis 28:15. Dito po sa Genesis 28:15. Dito po sa aklat ng Genesis 28, talatay 15. At narito ako'y sumasa iyo at iingatan kita. Saan ka man pumaroon at pababalikin kita sa lupaing ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. Amen. Ganyan ang mangyayari sa iyo, mga minamahal. Basta ang puso mo ay punong-puno ng salita ng Diyos. Ang isip mo ay punong-puno ng salita ng Diyos. Hindi kita iiwan, sabi ng mahal na Panginoon. At sasamahan kita saan ka man pumaroon. At hindi kita pababayaan hanggat hindi ko matupad ang lahat ng mga ipinangako ko sa iyo. Kaya nga sinabi rito sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, siya ang ating karunungan, siya ang ating kasakdalan, siya ang ating kabanalan, siya mismo ang ating karunungan. Si Kristo mismo ang ating karunungan. Sabi ng Colossians 2:3, siya ang kinatataguan ng lahat ng karunungan at ng kayamanan ng buong sanlibutan. Kaya nga sabi niya dito sa uling talata sa Proverbs 23, verse 23, huwag mong ipagbibili. Huwag mong ipagpapalit. Lalong bumili ka pa ng karunungan kung pwede ka pang magbayad para madagdagan ang karunungan mo, mga minamahal, gawin mo sapagkat hindi kayang tumbasan ng maraming kayamanan ang karunungan na galing sa ating mahal na Panginoon Diyos. Basahin po natin ang huling talata dito sa Proverbs 23 verse 23.
Dito po sa mga Kawikaan 23, talata po 23. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-unawa. Amen. Yan po, mami na mahal. Kaya sa gabing ito, tayo po ay sumabay sa panalangin, mami na mahal, habang napapakinggan nating awiting I Give You Jesus. Buksan niyo po ang inyong mga puso, mami na mahal, sa pagtanggap sa kaunawaan at karunungan. Ito pong ating mahal na Panginoong Kristo. Sumunod kayo sa panalangin habang napapakinggan niyo pong awiting I Give You Jesus. Sumunod kayo, mami na mahal. Sabihin niyo po ang mga panalangin ito, sabihin niyo, dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapang noon, ako po isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Mula nang ako ay nag-aisip hanggang sa mga oras na ito. Malapang noon, manangang ka sa aking puso. Puspusin mo po ako ng iyong mga salita, ng karunungan, ng kaalaman nagmumula sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos, atari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa sampu ng aking mamahal sa buhay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen.